Guys, welcome back. Well, galing ako sa China store. Palaboy ang aking salamin. Linisin muna natin para makita ko kayo. Namili ako ng another vlog natin kung ano lulutuin. Ngayon, Filipino food naman tayo ngayon. Hindi naman yun yung palaging Italian food. Kosi, kosi, si Bede Bede. Okay. Bumili ako ng tahong. Tokwa. Yan, dalawang malaking tokwa. Pero hindi ako magtotokwat, baboy. Ang lulutuin ko ay gagawin ko pala siyang tahore. Tuturuan ko yung paggagawa ng tahore. Kung alam niyo yan, yung fermented na tofu yun. Tofu. Madali lang yun. Kasi wala naman nabibili ditong tahore. Kasi masarap yun sa tinochuan na isda. Para pag magtitinocho ko, gusto magtinocho sa Biyernes o kaya sa Sabado. Pero ngayon, papakita ko sa inyo ang aking pinamili. From Chinatown. Bumili ako ng talong. Tignan mo yung talong nila from the China province. Hindi, imported to, ewan ko saan galing. Mini. Ito. Ito lang kaliliit yung talong, oh. Cute. Wala nyo kung ano lulutuin ko. Tapos, bumili ako ng ampalaya. Siguro, naisip nyo na kung anong lulutuin ko. Ito yung ampalaya. Maliliit lang din. Bitter. Ano ba tawag dito? Nice ampalaya. Ha? Bitter gourd. Ito sa mga bitter dyan. Move on. Walaan nyo na kung ano nilulutuin ko. Tapos bumili ako ng okra. Minsan lang to. Kasi pag summer, merong gulay na galing sa Pilipinas o sa China. Wala namang COVID yan. Patis at toyo. No, mali yung binili ko, darling. Toyo man si bagay. Kasi maasim yun. Toyo man si. Masarap lang to sa usawan. Kaya may iba naman ako toyo dyan. Uli ako ng sitaw. At higit sa lahat, kalabasa. Berding-berding pa. Pero yung kalabasa, kalahati lang lulutuin ko. Tapos yung kalahati, gagawin kong pasta. Pastang gulay. Yun ang abangan nyo. Pasta na gawa sa gulay pala. Yun. Hindi pastang gulay. Okay. So, tuturuan ko kayo maggawa ng tahure. Yung fermented soy. At tapos, magpapakbet tayo ngayong hapunan. Pakbet, tapos mayroon tayong galunggong papangat ko. Kasi ang masarap na pamutat, ano ba yung tawag sa iba sa pamutat? Side dish. Sa English, side dish. Pamutat. Tagalog, malalim na Tagalog. Pamutat. Yun ay side dish. Siyempre, kakain ka ng gulay, meron ka partner na isda. Masarap yun. Pero hindi ko siya piprito. Titibarsi ka naman, nahihirapan naman maglinis-inisis. Yan ako siya, papaksiw. O kaya pinangat. Pinangat na Japanese. Wala ba tag doon lang? Parang galunggong? Kasi wala namang galung talaga dito sa Italy. Ano tag doon lang? Doon sa Japanese na yan? Parang galunggong?
Japanese mackerel. Yan, si Mrs. kasi. Maraming alam yan sa isda. Kaya, chat na tanong ko. Okay guys, huwag kayong alis. Ito, babalatan ko lang kasi hindi ko lang kayo tuturuan magbalat kung paano ihanda yung pakbit. Alam naman natin yung mga Pilipino, paghanda niyan. Panoodin nyo na lang yung pagluluto at pagigisa ko para doon sa mga hindi nakakalam na. Pero ito, pakbit Ilocano, hindi pakbit Tagalog. Ang pakbit Ilocano, bagong lahok at saka na may luya. Pag pakbit Tagalog, igigisa mo sa kamatis yung karne na may alamang. Kaya tayo sa Ilocano tayo ngayon. Kasi di ko alam kung may bagong may alamang ako eh. Pero may karne ako. Meron ba tayo bagong may alamang? Darling? Ah, meron pala din. So, Tagalog na lang. Pakbit Tagalog. May alamang. Wait nyo lang ha. Ipe-prepare ko lang yung gagawin nating tahure. A few moments later. Moments later. Nabubulol na ako inyo. Kaya wait lang kayo. Okay guys. Sinuot ko lang aking guantes. Kasi may hiwa ako dito sa isang daliri. For health reason. Siyempre, may hiwa ka. Hindi ka pwede yung guha. Mamaya, mapatakan ng dugo yan. Para di sa mga kasamaan. Dapat malinis. Tapos nabugusan rin ako ng kamay. Kunin natin ang ating tahure. Tahure. Tokwa. Ito siya kalalaki guys. Yan. Yan. Malaking tokwa. Ngayon kailangan natin ang kutsilyo. Dalawang kutsilyo. Handa natin ang paglalagyan. So napakadali magawa ng tahure. Fermented tofu. Ngayon, kinakailangan turo mo sa inyo yung paggawa ng pagbababaran. Kailangan lang natin ng asin. Either salt. Kailangan natin siya ng maalat. Para huwag masira ang pagkain, noong araw, iniimbak sa asin at sa suka. Tatlo kutsarita. Lagyan mo siya ng toyo. Ito yung bagong toyo natin. Hindi ko ginamit yung toyo mansi. Kasi maasin yun. Tulayin mo lang yung asin. Yan. Para madagdagan yung alat. Yan. Then, yung tofu, tokwa. Ihiwai mo lang. Teka. Nasa yung sabwatis ko. Magwatis tayo. Kasi doktor tayo eh. Sarap. Malinis. Hiwai natin. Ako, iniiwa ko siya maliit lang. Para madaling pumasok yung alat sa loob. Yan. Yung gantong size lang siya. Oh. Tapos isalansa mo siya doon. Yun. Bahala ka na magsalansa. Yun. Sa mumaigay yung halos walang matirang space. Nasa sa'yo na kung paano. Hindi ko na kayo tuturuan kung paano magsalansan. Dalihan nyo lang. Then kunin ulit natin yung isang tokwa.
At hiwain ulit natin. Hiwa ulit, hiwa. Kita nyo ba? Paano ko hiniwa? Hiniwa ko na siya papagano. Tatlong size. Conforme naman sa gusto nyo size. At tatlo ulit. E wala! Yan. Sayang yun. Sarang-sarang mo lang ng maayos. Bahala ka na sa buhay mo. Kung paano mo sasalasan. Sabi nga, bahala ka ng buhay mo. Yan, tokwa. Tahore pala, tahore. Magtatahore, magtat... Ngayon, siyempre, kailangan babari mo siya ng maraming toyo. Yan, lumipad na ang toyo. Magsaya lang sa toyo. Nagtangsikan po. Gumawa ng tissue. And then, yan. Tataklo ba mo siya? And sealed with a kiss. Itay mo lang siya ng mga ang time ng fermentation 3 days. So after 3 days, pwede mo siyang gamitin. Taho rin na yan. Fermented tofu. Okay. Ito na yun. Lalagay ko sa reps. Doon ko siya itatabi. Tapos, kakalug-kalugin nyo naman para naman mabasa yung nasa ibabaw. Siyempre, nakababad yung lalim, yung ibabaw. Pero pantay na siya. Marami nga lang kailangan toyo. Hindi naman. Kunti lang kasi mayroon siyang tokwa. Kaya kunti lang din mga gawin. See you after 3 days. Iluluto natin yan. Tinochuhang bangus. Maghanap ako pati yan ng bangus. Pero mayroon ding ibang isda na pwedeng tinochuhan. Tinochuhang lapu-lapu. Okay, huwag kayong alis. Magpapakbit tayo. Bye-bye. So guys, nagahit na namin ang mga Ricardo. Ipapakita ko na sa iyo ang ating Ricardo. Ginahit na ng inyong lingkod at ni Rio Boy, my great helper. Yan. Ang assistant chef cook. Chef cook at saka chef cook. So, papakita ko sa inyo ang ating Ricardo. So, kailangan natin ng pancheta. Ano ba sa Tagalog ang pancheta sa Pilipinas? Liempo. O yun, buti na alala ko. Liempo para sa ating pakbit to ha. Bawang sibuyas, hiwana, tantad na, kamatis, at saka alamang. Yan. Alamang, okra, at saka yung halo-halong gulay, kalabasa, setaw, ngampalaya, yung talong na maliit, pinaghalo-halo ko na. Kasi sabay-sabay naman siya maluluto. Yan. Ibinukot ko yung okra kasi mas mabilis siyang maluto. Okay. So, magre-ready tayo sa pagigisa. Watch and learn. Siya nga pala. Nagluluto na ako ng pinangat na isda. Hindi ko na ituturo sa inyo to. Teka, hina ko lang apoy ha. Siya, Japanese mackerel. Para siyang galugong. Yung pagkain ng amin si Kiki. Baka. Yan. Alam ko parang galunggong siya. Pero sabi ni Mrs. Japanese mackerel. Pinangat.
Sinaing, kumbaga, sa Batangas. Sinaing sa Batangas, ang tawag nila dyan, sinaing na isda. Pinangat sa Katagalugan. Eh, tapos, basta yun, yun yun. Niluto sa suka, lalagyan mo ng konting taba sa ilalim, taba ng liyempo. Nilagay ko sa ilalim, haba na buko, kailangan ko ng pagpit. Lalagyan mo ng taba ng liyempo. O kaya mantikang baboy, kung meron kayo, pwede. Asin, bawang, paminta, tsaka isda. Suka. At konting tubig kasi magtutubig na siya. Kalahating baso lang nilagay ko tayo yung tubig. Okay? Yun ang tawag na pamutat doon sa pakbet. Pakbet na Tagalog kasi alamang ang gamit. Kung pakbet na Ilocano, ang kailangan doon ay luya at bagoong. Nagawa nga pala ako ng bagoong. Tsaka ako naituturo sa inyo kung paano magawa. Nandun sa bodega. Nakatabi. So, wait nyo lang. Yun. Mayroon pa pala ako dumi. Kumain ako ng merienda eh. Halatang nagmerienda. Wait nyo lang. Magigisa tayo ha. Hintay nyo. Maghahanda lang tayo. Okay? Guys, magluluto na tayo. Nalibag ako. At napachismis ako doon sa messenger, doon sa pizza ko eh. Okay? Nanood lang kayo. Okay? Buksan natin ang apoy. Siyempre, lagyan natin yung baboy. Saan yung sandok? Kailangan natin ang sandok. Yung liyempo. Lagyan natin ang mineral water. Lagyan na natin ng konti. Ngayon, para lumambot siya na mabilis, lagyan natin ng konti. Tatakpan ko para lumabas yung mantika niya at igigisa natin siya sa sarili niyang mantika. Okay? So guys, wait lang mo dyan. At makukuloy ko lang. So guys, tignan natin. Siguradong wala na yung tubig kasi narinig mo na nagpiprito na yung baboy mag-isa sa sarili niya mantika. Tinuksa ko din yung ating exhaust pan para ng siyempre magluluto tayo ng sinigang ng alamang. Baka mag-alam mo yung alamang dito. Magalit yung mga kapitbahay sa condominium. Tignan natin yung ating sinaing na isda. So that's it. Yan yung ating pinangat. Oh, kiki! So, tignan natin yung ating nilulutong karne. So guys, tignan natin. Hina ko muna yung apoy. Ayan. Baka magsibalsitan. So, golden brown na yung ating liyempo. Kasir. Pero masyadong maraming mantika. Mabawasan ko yung mantika, lalagay ko sa isang bote, isang garapon. Kasi pwede siyang gamitin sa ibang lutuin. Okay. Tawag doon ay lardo. Ayan na, golden brown na. So, set aside lang natin ito. Ihulog natin yung bawang, garlic,
So yung ating mantikang baboy, set aside natin. Kasi pwede siyang gamitin sa isang ibang lutuin. Pwede mo siya ilagay sa pinangat na isda. Pero huwag malimit, ha? Okay. Asan natin ang puti apoy. Yung sibuyas. Nihanda na ninisis yung pagkain ng aming aso. Yan niya kasosyal ang aso namin. Baka kinakain. Ilagang baka. Yan, gigisa mo lang siya. Tapos pag nagluto na yung sibuyas, lagay mo yung kamatis. Ito, lagay mo lang. Takpan lang natin. At mamaya kung abalkan, mga 2 to 3 minutes. Wait lang kayo. A little bit of commercial. Papakita ko sa inyo si aking si Kiki. Ah, nakakain si Kiki. Tatay niyo, kumakain siya. Meron siyang crocantini. Pero Kiki, sa manji. Kinakain niya yan, oh. Yan. Kasi na. Ang aso dito, kahit guluhin mo sa pagkain, mabait. Hindi nangangagat. Pwede mo pa nga kunin sa bibig niya yung kinakain niya. Hindi mo lang kunting crocantini, yung crocante. No? Questo? Poi questo? So, ayaw niya. Sorry, sorry. Benny, Benny. Ayun, daba na Benny. Nota mo, hindi siya nagagalit, pero alis. Sorry. Okay na. Bye. Manja, manja. Kain, kain. Siya kabait. Pwede mo kunin sa bibig niya yung kinakain niya. Pwede mo isubo. Pwede mo. Ganun siya. Kabait. So, balik tayo sa atin niluluto. Tignan ulit natin. Tignan natin yung kamatis. Lumambot na siya. Isayin natin na konti. Okay lang. Nakakain yung aming aso. Palagi na ako lang ang aming dog. At mahal na mahal namin yan. Kaligrado. Siya lang ang tao sa bahay. Yan. Malapit na. Another 3 minutes. Tina lang. Another 3 minutes. Kaya pala, pagpasko na yung aming pot holder. Yan o, nakikita nyo, pagpasko na yan. About doon sa aso namin na pag pumasok kami ng umaga, gabi na kasi kami nagkikita-kita. So sa bahay namin, yung aso lang ang naiwanan maghapon. Kasi lahat kami nasa trabaho. Ako, alis ako ng alas 7. Si Macy sa alas 9. Si Cheska, bago mag-9, naalis na rin yan. Tapos magkikita-kita kami. Ako ang unang umuwi kasi alas 6. Tapos si Macy, mga 7. Then, si Cheska, before 8. Kaya ako yung nagluluto ng hapunan. Ako yung cook, sa kasi ako yung unang dumarating. Para pagdating namin, nakaluto na sila, nakaluto na ako, nakakain na lang, mapahinga. Yan ang aming daily work. Kaya yung aso namin, guard house, guard dog. Kaso, sleeping beauty. Maghapon tulog. Pero yung pagkain niya, nakaiwan dito. Mayroon siyang maghapon pagkain.
nagugutom siya, kaya siya may inumin dyan. Tapos may pinto papunta sa, may grills kami papunta sa kusina. Meron namang lusutan ng aso. Pag naiinis siya, siyempre, punta siya sa garden, then balik sa kama, uli-uli, yun ang buhay niya. Okay? Kapag nintay natin yung ginigisa ko, kwento lang ng konti. Okay, balik tayo sa niluluto ko. Guys, ating silipin. Yun. Luto na siya. Yung kamatis. Dulog natin yung alamang. Ito naman, gisado na. Kaya hindi na natin siya masyadong lulutuin. Kasi, gisado na nakalagay. Pulo tayo ng kutsarita. Busa natin ang yung isang bote, busa natin. Tignan natin kung masyado maalat. Hindi naman masyado. So, sabi natin siya dyan. Gisado na yan. Lagyan natin ng konting tubig. Mineral water. Isang baso. Kasi para sa gulay. Tulad ng sabi ko, luto na yung alamang. Lalagyan na natin ang mga gulay. Nasabay-sabay siya maluluto. Talong, naiiwa. Yan siya yung mga mini talong. Kalabasa. Kampalaya. At saka setao. So, lagay lang natin. Sana magkasya. Mukhang marami. Kasi pag hits, ilaw pa, syempre, parang pulong siya kasi. Pero pag naluto na yan, iimpis na yan. Okay? Pulong na siya agad. So, kulang na lang naman dyan. Ang kulang na lang naman dyan, itong okra. Pag half-cook na yung gulay na to, tsaka natin ihuhulog yung okra kasi mas madali naman siya maluto. So, takpan natin. For 10 minutes. So, wait lang kayo for 10 minutes. Guys, check natin. Nakalapas na ang 8 minutes. Haluin ko lang siya ng konti. Kata nyo, bumaba na. Yan. Para maluto naman yung parting ibabaw. So, pwede na natin ilagay yung okra. Yan. Marami kaming mag-ulam. Konting kanin, mas maraming ulam. So, lagyan natin yung okra. Sa bandang ibabaw. Then, takpan natin. Haluin natin siya mamaya after 5 to 8 minutes. Okay? So, wait lang kayo dyan. Teka, tignan pala natin yung ating ilulutong sinaing na isda. Yun. Pwede na. Naigaga na. Lutang na yung mantika nung taba. So, mamaya na natin papatayin. Mas matagal ang luto, mas maganda. Okay? Wait lang kayo, mga 8 minutes. Well guys, nakalampas na ang 7 minutes. Haluin natin. Para mamaluto yung nasa ibabaw. Yan, konti na lang. Konti na lang. Walang tikiman niya, guys. Okay. Lalo na. Another
5 to 7 minutes. At luto na yan. Okay. A few moments later. Tignan natin. Kung naamoy nyo lang ang naamoy ko. Ready na. Luto na siya. So, kill the fire. Yung ating isda, luto na rin. Kill the fire. Kakain na kami. Kakain na na na. Perfect. Ihanda na namin ang lamesa. So, lagi lang kayo manonood. Ang hindi manood, uutangan ko.